Pagsitayo po ang lahat at natin pong dasalin ng Regina Celi. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong tagalayin, alleluia, ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, o Birheng Maria, alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyo po muna. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanain sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hindiha, masayang nagdiriwa. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng biniyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong in Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propeta tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong mga masasamang pamumuhay.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lungningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Mga baka, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moses, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem
kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kapag po tayo ay nakabasag ng baso o tasa o plato o anumang gamit sa bahay, sino po yung nakaranas na naibalik siya sa kaniyang dating itsura? Malabo na, no? Mahirap na kasi basag-basag. Hindi na siya kapareho ng dating anyo. Ang karanasan ng kaniyang mga alagad ay katulad ng isang platong nabasag. Yung bang simula pa'y buo ang kanilang pagtingin, simula pa'y buo ang kanilang paniniwala sa taong kanilang sinusundan. Pero ito ay nabasag nang siya ay ipako at mamatay sa krus. Kaya ang buhay ng mga alagad at tagasunod ni Jesus ay parang platong nabasag na isa-isa nilang kinukuha sa karanasang nangyayari sa kanila ng kanilang patunay na si Kristo'y muling nabuhay. Unti-unti, ang mga basag na ito ay binubuo nila upang maunawaan ang katotohanan sa likod ng taong ito. Ang taong nagbigay ng kaniyang buhay, nasakdal sa kasalanang hindi niya ginawa upang ang tao ay matubos dito sa mundo. Kaya nakumpleto ang pagtagni-tagni ng basag na platong ito sa pamamagitan na rin ng ating Poong Jesus Nazareno. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Si Jesus Nazareno ang kumumpleto upang maibalik ang nabasag na yan katulad ng kanilang nabasag na pananampalataya. Muling ipinaliwanag ni Jesus ang mangyayaring dapat nangyari sa kaniyang buhay sa pamamagitan ng kasulatan, sa pamamagitan ng pagbalik mula pa sa panahon ni Moses hanggang kay Joshua sa mga Israelita at kanilang karanasan ay tumutukoy sa pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng kaniyang pagbubuwis ng buhay sa krus hanggang kamatayan. Kaya nabuksan ang kanilang isip, binuksan ng Diyos ang isip ng mga taong itong hindi pa nauunawaan ang katuturan ng lahat ng nangyari. Kaya muling nabuo ang kanilang pananampalataya. Kaya't inalis ni Jesus ang pagiging magulo ng kanilang isip upang ipakitang ang taong iniwanan ninyo sa krus ay naririto muling nabuhay upang tuparin ang pangako ng kaligtasan. Bukod sa pagkakita nila kay Jesus, bukod sa pagkamangha nila sa taong muling nabuhay, bakit kailangan niyang kumain upang ipakita sa kanila na totoo ang nasa harapan nila? Dahil ang multo hindi makakakain. Kaya nga po, hindi ko alam
kung saan natin nakukuha yun bang kaugalian na kapag anniversary ng namatay sa ating pamilya, eh nilalagyan ninyo ng pagkain sa altar. Wala pong ganong katuruan. Hindi pagkain, hindi menudo, hindi kung ano pa mang pagkain ang dapat yung ihain sa altar para sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi kung hindi dasal. Dasal ang kailangan ng kaluluwang namatay at hindi yung kung ano-anong pagkain ang ilalagay ninyo. Sana nung buhay pa, doon nyo ginawa. Doon nyo binigyan ng pagkain para ma-extend ang kaniyang buhay. Hindi yung kung kailang patay na, tsaka nyo lalagyan ng mansanas, ng latik. Minsan may tubig pa. Hindi na yun kailangan ng kaluluwa. Ang kailangan ng kaluluwa ay panalangin. Katulad ng pagpapakita ng ating Poong Jesus na sareno sa kanila, ipinakita niyang buhay ang taong ito, ang taong nagbigay sa inyo ng kapayapaan at pag-asa ay muling bumabalik at umuugnay upang ipakitang itutuloy natin ang kwento ng kasaysayan. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, kung gusto nating malaman ang unang kalalagayan ng mga unang Kristiyano nung panahong iyon, babasahin po natin ang mga gawa ng mga apostol. Doon natin makikita kung papaanong ang pangyayari mula't mula pa ay makitang maliwanag na ang sinusundan natin ay hindi multo. Ang sinusundan natin ay hindi kathang isip. Ang sinusundan natin ay totoo. Totoong tao at totoong Diyos na nag-alay ng buhay para sa lahat. Kaya nga po sa kaduluhan ng Ebanghelyo ngayon, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Kayo ang mga saksi. Ang kausap ni Jesus ang magiging saksi sa kaniyang muling pagkabuhay. At ito na nga ang dulot ng kanilang pagiging saksi na hanggang ngayon ang kaniyang pagkabuhay ang nagdala sa atin sa pananampalatayang magbibigay sa atin ng pag-asa hanggang tayo rin ay makarating sa kaniyang kaharian. Hindi po ito biro. Ito ay napakahabang proseso, napakabigat na responsibilidad sa kanila na naging saksi sa kaniyang paghihirap, sa kaniyang mga katuruan, sa kaniyang pagkabuhay upang maipasa lang sa atin hanggang ngayon. At sa ating panahon, tayo naman ang magiging saksi sa kaniyang pagkabuhay na dala ng kaniyang pag-ibig at awa sa lahat. Hindi patay si Kristo. Si Kristo'y muling nabuhay upang ipakitang kahit ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Diyos. Binigyan ni Jesus ng bagong pag-unawa ang kamatayan na ang lahat ng sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kabila ng krus na kaya niyang tiisin at pagtagumpayan. Ito ang pag-asa ng buhay. Ito ang pag-asang nasa likod ng bawat krus na nakikita ninyo. Nasa likod ng krus na yan ay naroon ang ibinibigay ng Diyos
na biyaya ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong matatakot sa krus. Sapagkat ang natatakot lamang sa krus ay mga demonyo. Sa katotohanan ng buhay, dadalhin nating lahat dahil alam nating mayroong muling pagkabuhay na ipinakita ng nag-iisang Diyos at nag-iisang taong nagmahal ng buo para sa lahat. Yakapin po natin ang krus upang tayo'y makarating sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama si Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kaniyang daan ng buhay. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagkapatawad, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling na buhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling na buhay sa paghati-hati ng tinapay sa Eukaristiya, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kaniyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't tanggapin ang aming mga alay na ngayoy iniahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkamatay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsidehod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, tumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na nakilala ng kaniyang mga alagad sa pagpirapiraso ng tinapay at siya rin kinikilala natin ngayon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na Pamasko, maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Naging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamasko, maamong tupa, magsalo tayong masaya na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service mamayang gabi sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahiningan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.